namamanghaan dahil sa kanilang bangis at lakas. At kinakatakutan dahil sa puwersa ng kanilang bibig at buntot. Ito ang pinakamalaking reptile sa buong mundo, ang buwaya. At dito sa Davao Crocodile Park, papaligiran ka ng hindi isa, kundi mahigit 400 sa kanila. We have the common saltwater crocodile, Crocodilus porosus. And then we have the Philippine endemic na freshwater crocodile, which is the Crocodilus mindorensis. Ituloy natin ang ating Davao adventure sa isang mapangahas na crocodile encounter. Pero ngayon, may kasama tayong espesyal na adventurista. Si Eman, ang bunso kong anak. Ang Crocodile Park ay isang mini zoo at breeding facility. At tamang-tamang dating namin dahil may mga buhay ang kakapangitlog pa lang. Eman, we're now in the hatching area where all the eggs of the crocodiles are. What do you call this? An incubator. Incubator because it incubates the eggs. Normally, mga crocodile, sa kalikasan, nandun sila sa labas. They lay their eggs and the nests are outside. Pero dito, indoor incubation ang ginagawa. They use incubators because the success rate is much, much higher. It's more successful for the eggs to hatch pag nandito sila sa loob ng incubator. You see the temperature gauge? The thermometer? Alam niyo ba na ang itlog ng mga crocodile, ang sex ng crocodile ay depende sa temperatura. Pagka 32 degrees Celsius, ang sex niya ay babae. Pagka mas malamig, sa 31 degrees naman, ang sex niya ay lalaki. Kapag napisa ng itlog, nililipat ng mga ito sa nursery. These are hatchling crocodiles around 3 months old. You can watch them. They're so cute. So cute, huh? Mm-hmm. Ah, hindi mo na nilalabas sa mga hatchling crocodile. When they're babies, they're kept indoors first because this is the time, like a human baby, kung saan mabilis silang magkasakit at mabilis silang mamatay. So binabantayan sila ng todo-todo rito. This is a baby crocodile. You have to be very, very gentle when you hold the crocodile because they're babies, okay? I'm so scared to we don't hold want it. To stress them too much, but you can touch the tail if you like. Ah. Oh. How does it feel? It feels scaly. Kasi kahit na mga baby silang ganito, ang kanilang defense mechanism ay napakalakas pa rin. At pwede silang magat pa rin at masakit pa rin ang kanilang kanda. Sige, ma. Look at the teeth, Eman. Look at how razor sharp the teeth is. So, although it's not capable of killing you, it's actually capable of hurting you. Right? And it makes little baby sounds. See? If you listen to it, what the crocodile is saying is, let me go. Leave me alone. So we'll let him go already. Okay. Oras na ng pagkain ng mga batang buwaya. Maswerte kami ni Eman dahil pinayagan kami sumama at tumulong sa pagpapakain sa kanila. Pero mga bata, ang gagawin namin ay under the supervision of a crocodile expert, kaya hindi dapat gayahin. These are juvenile crocodiles. Ang edad ng mga crocodile na ito ay nasa mga 4 to 6 years old, bata pa sila. At mas mabibilis itong mga ito at napakarami nito mga nandito sa isang pond. Sa ibaba, merong 115 buwayang naghihintay ng kanilang almusal. Itong mga buwayang ito, sila ay talagang nakakondisyon na. Reinforce na sa kanila na pagka umiingay na ganun, yung timba, feeding time na. Eh, very sensitive sila sa mga vibration, lalo-lalo sa lupa. So lumalapit sila at alam nilang kakain na sila. Makikita natin. Sabay-sabay na silang lumalapit ngayon dito sa ating feeder. Alam niyo bang hindi hinunguya ng mga buwaya ang kanilang pagkain? Buo nilang nilulunok ang kanilang prey o di kaya hinahati-hati muna sa malalaking piraso. Hindi na nila kailangan gumuya dahil ang kanilang katawan kayang mag-digest ng malaking piraso ng pagkain. At naiimbak ito ng matagal sa kanilang tiyan nang hindi na dadigest. Ito ang dahilan bakit kaya nilang magtagal na hindi kumakain ng hanggang 1 taon. Kita sa mukha ni Eman ang nararamdaman niyang takot. Pero matapos ang ilang sandali, gusto na rin niyang malapitan ng mga buwaya. Ito na sa kauna-una ang pagkakataon. Ito ang pinakaunang beses na pakakainin ng aking anak. When I count to three, put that over here. Okay, 1, 2, 3. Pero mukhang nasarapan sa pagkain ang mga batang buwaya at naglalapitan na sila. Kaya itong si Eman umakyat na at minabuting mula sa taas na lang magpakain sa kanila. Usually, people never see a crocodile in their entire lifespan, but right now, I'm seeing at least 150 crocodiles. And how does that feel? I'm so scared right now. My fear got less and less strong as we continued to
spend time with the crocodiles because I realized that they won't attack everything they see and that they're a lot more calm.